Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng mga pindutan ng CRT TV. Okay, yung mga ganito. Okay, ito yun sa mga channel, sa volume, okay, sa menu, pag TV, tsaka yung video. Okay, so, paano ba malalaman kung sira to? Okay, ano ko muna sa inyo, kumbaga hindi ko na mapapakita doon sa ginawa ko na to kasi ang problema kanina, nag-video na ako kanina habang nagre-repair sa kasamaang palad, ito nga yung mga pyesa na yon na pinalitan ko sa kasamaang palad niya kanina. Nung pagkatapos kong edit yung video, ina-upload ko na. Ang nangyari, habang uploading siya, nagbura ako ng ibang mga video dati, kasamaang palad, kasama sa nabura yung video nung nire-repair ko to. Yun ang masaklap doon. Okay. So, gagawin ko na lang. Papakita ko na lang sa inyo kung paano itetest yung switch. Tapos kung paano nyo mapapalitan yon. Okay. Kasi, nagawa ko na kanina. Okay. So, yung switch na yung makikita nyo dito. Sa unahan ng TV, diba? Okay. Yan. Okay, yung sa nakalagay dyan, yung sa mga lipatan. Okay, volume, switch, yung sa pag-TV, video, menu. Okay. So, dyan ako kumuha ng mga pinalit ko kanina. Okay. Dyan ko kinuha yung mga kaklit kanina, tsaka dito sa isang board. Kasi ang switch na to, napakasirain talaga. Kung papansinin nyo, di ba, pag naglilipat kayo ng, alimbawa, channel, pinipindot yung channel, ang nangyayari, nagbibideo siya. Okay, kaya man lumalabas parang program, nag-ano ng re-channel, hinihina mo yung volume mo, lumalakas. Okay, so ito yung mga sira nun. Okay. Papakita ko na lang sa inyo, hindi ko na yaano doon sa TV kanina. Okay, kasi nakakaano naman, babaklasin ko na naman. Baklas. Okay, sayang. Nabura yung video kasi. Okay, so kung papansin ninyo, apat ang paanong mga switch na yan. Okay, pero yung dalawang paa sa likuran, ground lang yan. Okay, so walang ano yan. Okay, ang importante dyan yung dalawa sa harapan. Okay, so paano mo ba malalaman, paano mo itetest yun? Okay, so ganito lang yun. Continue to test. Okay, tapos yung dalawang terminal niya sa harapan, doon may lalagay yung positive at negative mo. Okay, pipindutin mo lang siya. Pagka ganyan, OL, ibig sabihin sira na yung switch mo. Okay, so ito yung mga pinalit ko kanina, mga sira na yan. Okay, kita nyo, wala na. Okay. Okay, dapat tutunog siya. Okay. O, pagka ganyan, okay. Yan, ibig sabihin pagka ganyan, buo yung switch na yan. So, ito, buo pa tong isa na to. Okay. Okay, so wala na, sira na yon. Okay, so yung mga pinalitan kong switch kanina. Okay, so dito matetest mo din siya kung buo o sira. Okay, kailangan lang may continuity pagka pinindot mo din. Ganun din, pwede mo siya itest sa board. Okay. Kailangan, kakabit mo doon sa unahang pin niya. Tapos pindutin mo, okay? So, ibig sabihin nun, sira na yan. Ayaw tumunog, okay? Walang continuity. Okay? Walang continuity. Ibig sabihin, sira na yung mga pindutan na yan. Okay? So, narinig nyo, tumutunog-tunog siya, pero nawawala. Ibig sabihin, sira na rin to, may depekto na rin to. Minsan kakagat yung contact niya, minsan hindi. So, ganun lang yung pag-check nung switch. Okay, so gagawin mo, hihinangin mo lang, tatanggalin mo lang, hihinang nung apat na pin na yan, yan. Okay, tanggalin mo lang yan, yan, tsaka yan, yung apat na yan. Tapos, ikabit mo lang yung bago mong biling ganito. Okay, kakabit mo lang, tapos hinahin mo ulit. Okay, pagka inano mong ganon, okay na yun, basta kailangan check mo muna bago mo isalpak dito kung may continuity yung nakuha mo. O kaya kung bibili ka, mas maganda yung bago para bago. Okay, kasi ang nangyayari dito, nagkakaroon ng umido siguro doon sa loob. Okay, kaya hindi na nagko-contact. Okay,
kung papansinin nyo, yan, common nasira yan sa mga pindutan. Okay, nagluloko. Okay, so, yun lang, sishare ko lang. Sayang, di ko na naipakita nga kasi nga nabura yung video ko kanina. Okay, so maraming salamat. Kahit pa paano, sana may natutunan kayo dito. Napaka-simpleng troubleshooting ng TV. Okay, maraming salamat. Please like the video and subscribe.